Yung problema nito guys is nagbleblink yung standby power niya. So ito na siya guys, binoltage check ko siya sa B+, nagpla-fluctuating lang siya guys. So yan. So meaning merong nadidetect na shorted, kaya nagpla-fluctuate siya guys. So dito ako nag-check sa my power supply area. Nag-check ako ng ano, ng mga diode dito. So ito guys, meron ako ditong na-check na diode, ordinary diode. Parang shortage siya guys. So ito siya, yung number niya dito is D810. So yan. Yung gagawin ko dito guys is ihahang ko yung isang paa ng diode at i-check ko ulit sa tester kung talaga ba siyang shorted. Kasi may times na pag naka-connect siya sa board, pag tinitester siya guys, kadalasan parang shortage siya, pero pag tinatanggal yung pins hindi naman. So para makasigurado tayo, inihang natin yung isang paa tapos i-check natin siya guys. So ito guys, iaangat natin yung isang paa para matester natin. So ito na siya guys. So, ititester natin siya para makasigurado tayo na itong diode na to is shorted. So, yun siya guys, pumalo. So, babalik na rin natin yung probe. So, yun guys, pumalo ulit. So, meaning, shorted na siya guys. So, gagawin natin is itatanggalin natin siya. So tanggalin lang natin yung ordinary diode. Number niya dito sa board is D810. So ito na siya guys. So yan. Ordinary lang yan guys. So pwede tayong magpalit ng ordinary na diode din na kaparehas ng laki niya. So, titesteran natin yung terminal niya. So, wala siyang palo. So, okay naman yung terminal. So, ito yung tinanggal natin na diode. Sinicheck natin. So, shorted na talaga siya. So, papalit tayo ng diode.
So ito yung nahanap kong diode, guys. Ito yung ating ipapalit. Parehas lang yan, guys, ng laki, pero yung number niya is iba. So yan, okay siya, guys. So ito yung ating ilalagay. So dito natin siya ilalagay sa likod kasi yung mga pins niya may iksi na. So hindi na aabot kung sa likod natin ilalagay or sa harap. So kaya ang ginawa ko is dito ko na lang siya inilagay sa likod. So tester natin ulit na nakalagay sa board. So yan, okay naman. So next natin na gagawin is i-check natin or isasaksak na natin siya, guys, kung maging okay na yung standby. So solder ko lang muna dito sa mga kagilid-gilid niya kasi mga cold solder na. So ito na, guys, amin kitesting na natin. So ang gagawin natin ngayon is magbo-voltage check tayo sa B+ kung meron siyang supply or kung hindi na siya mag-fluctuate. So na, guys, meron na siyang supply. So yan, so good na ito. So kung mapapansin din natin yung ano, yung indicator niya. So yan, guys, yung indicator is naka green na siya, guys. So okay na. So next natin na gagawin is ititesting natin siya ng buo. So power on. So yun na, guys, okay na yung picture niya. So yan. So sana may natutunan kayo dito sa tinawa kong video. So, dito na lang, guys.